insektong mahilig mag-wrestling, insekto na mukhang tangkay, at kagambang kumakain ng daga. Ilan lang yan sa mga dambuhalang insekto na makikita sa Pilipinas na pag-uusapan natin dito. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam nyo guys, sanay tayong makakita ng insekto na hindi lalagpas ng kasing laki lang ng langgam. Pero sa tuwing nakakakita na tayo ng insekto na may kakaibang laki o sukat, doon na tayo nagsisimulang magpanik. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalaking insekto sa buong Pilipinas. Kaya tara, umpisahan na natin. Number 1. Giraffe Stag Beetle. Ito ang pinakamalaking uri ng stag beetle sa buong mundo. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang mandible o yung panipit na kayang humaba ng isang pulgada. Makikita ito sa buong Southeast Asia pero sa Pilipinas, makikita lang sila sa Luzon, Mindoro Island, Negros at Sibuyan Island. Kahit mukha itong nakakatakot, hindi ito agresibo sa tao at hindi masakit ang kanilang panipit. Ginagamit lang nila ito panlaban sa ibang lalaking stag beetle pagdating sa agawan ng teritoryo. Mailap ito sa tao at mabilis magtago sa mga puno ng nyog, kaya napakabihira lang ito makita at sadyang napakahirap hanapin kung hindi ka eksperto sa paghahanap ng insektong ito. Number 2. Atlas Moth. Mas kilala ito sa tawag na mariposa. Ito ang kinikilala bilang gamugamo na may pinakamalaking pakpak. Ang pakpak nito ay may haba na 10 inches o mas malaki pa sa palad ng tao. Gayunpaman, ang mga Atlas Moth ay pangalawa lamang sa pinakamalaking gamugamo sa mundo dahil ang titulo ay hawak ng mga White Witch Moth ng South America. May sukat ito na 12 inches. Pero kung ang sukatan ay ang wing surface o lapad ng pakpak, aba, siguradong panalo ang Atlas Moth ng Pilipinas. Sa sobrang lapad nito, kaya nilang tabunan ang buong mukha ng tao. Edi wow! Mukhang kailangan mo ng mas malaking lampara kung ito ang bisita mo sa gabi. Number 3. Giant Honeybees. Sa apat na klase ng honeybee na native sa ating bansa, ang mga giant honeybees ang pinakamalaki. Hindi naman siguro sila tatawagin giant ng walang dahilan. Lumalaki ito ng halos isang pulgada at napaka-agresibo kaya pag nakakita ka ng bahay ng bubuyog, layuan mo ito. Madalas kasi nilang inaatake ang sinumang gumagambala sa kanilang tahanan o pagpilit silang hinuhuli. Ang titulo sa pinakamalaking bubuyog sa buong mundo ay hawak ng Wallace's Giant Bee na makikita lang sa bansang Indonesia. Lumalaki ito ng 2.5 inches o halos doble ng mga giant honeybees ng Pilipinas. Pang-apat sa listahan ay ang mga giant stick insect. Ang insekto na to na parang nasobrahan sa star margarine sa haba ng katawan ay nagkalat sa buong mundo. Pero ang pamilya ng Phryganistria ang may record holder bilang pinakamahabang insekto sa buong mundo. Kaya kasi nitong humaba ng 25 inches o kasing haba ng binti ng tao. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang katawan. Yun ay kung mabilis mo itong makikilala dahil sa sobrang galing ng kanilang camouflage, 80% of the time ay hindi mo ito maiispatan. Kaya mo bang hanapin ang stick insect sa picture na to? Muy bien! Eh dito sa picture, hanapin mo nga ang stick insect. Dito sa picture, last na. Wow, very good! De nada! This time, hanapin mo yung unggoy na nakatingin sa simbahan. Joke lang! Lakas mo ka 90s ng joke, no? Ang susunod ay ang tinatawag na Huntsman Spider. Ang ganda ng pangalan, no? Gagambang bahay lang tawag ko dito, eh. Lahat naman ata ng Pilipino ay familiar na sa gagambang ito. Kung nagtataka ka kung bakit ang laki-laki ng gagambang ito, don't worry, maski buong mundo ay napapatanong dahil ang lahi kasi ng mga Huntsman Spider ay ang pangalawa lamang sa may pinakamahabang leg span sa pamilya ng mga gagamba sa buong mundo. Kung wala kayong alagang pusa, mag-alaga ka ng Huntsman Spider sa inyong bahay dahil kaya nilang kumain ng daga. Kaya nitong lumapad ng 8 inches.
Kahit malaki ito, hindi sila mapanganib sa tao at kinikilala bilang gentle giant. Kaya nga nagagawa ng iba na pagapangin ito sa kanilang mukha. Pero guys, huwag niyo sila tutularan ha, dahil hindi ito ligtas para sa mga gagamba at magmumukha ka lamang tanga pag ginawa mo ito. Kung may ganito sa bahay mo, pabayaan mo lang dahil hindi naman sila mapanganib sa tao. Pero kung takot ka tulad ko at gusto mo lang silang hulihin para palabasin, matuto tayo sa lalaking to. Run. Medyo marami-rami na tayong napagkwentuhan at sana ay marami-rami ka nang napulot na libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Ang gawin mo lang ay pindutin ang subscribe button sa ibaba ng video at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga videos na nilalabas ko every week. Promise ha, libre lang naman ang subscription sa channel ko eh. Pang-anim sa listahan ay ang mga Mollencampi beetle. Mas kilala sila sa tawag na three-horned rhinoceros beetle dahil kapansin-pansin naman talaga ang tatlong sungay na hindi pangkaraniwan sa mga insekto. Mapapansin din ang makintab at malabakal nitong outer shell. Mapalad tayo dahil ang magandang insekto na to ay makikita sa buong Pilipinas, ngunit bihira na lang ito masaksihan. Madalas kasi itong hinuhuli para ibenta sa ibang bansa dahil in demand ito bilang exotic pet. Sa Japan, madalas din itong pinagsasabong bilang form of entertainment. Ano akala nila dito? Pokemon? Ang susunod sa listahan ay ang mga giant water bug. Alukap ang tawag ng mga Ilocano dito at tinatawag naman itong obus ng mga Bisaya. Pero ako, ang tawag ko dito ay... Mukha kasi silang ipis kaya ayoko sa mga to. Mabilis silang gumagapang pero doble ang bilis nila sa paglangoy. At take note, kaya pa nilang lumipad. Mukhang wala kang takas kung takot ka sa mga insektong ito, mapatubig o pinpapawid. Maliban pa dyan, masakit din itong manusok gaya ng dinemonstrate ni Coyote Peterson sa programang Brave Wilderness kung saan makikita na dumugo ang parte na tinusok nito. Oof! Agresibo itong insekto at kilala silang kumakain ng ahas o maski palaka at isda. Kung natutuwa ka sa insektong ito, baka interesado kang malaman kung gaano sila kabuting magulang. Nakikita mo yung mga butlig na yan? Ayan ang kanilang mga itlog o anak. Nilalagay nila ito sa kanilang likod para mas lalo nilang mabantayan. Pagmasdan mo, sa totoo lang, kinikilabutan ako sa video na to. Inaatake ako ng trichophobia. Kung naumay ka sa mga water bug, lipat naman tayo sa pantanggal umay. Ito ang mga tinatawag na birdwing butterfly. May apat na species ng birdwing sa bansa. Andiyan ang Palawan birdwing at Dr. Platten's birdwing na makikita lamang sa Palawan. Samantala, ang Golden Birdwing at Magellan Birdwing ay makikita sa buong Pilipinas. Sa kanilang apat, ang Magellan Birdwing ang may pinakamalaking pakpak sa sukat na 10 inches. Ito ang pinakamalaking paru-paro sa Pilipinas at pangalawa sa pinakamalaking paru-paro sa buong mundo. Dahil bihira na lang ang insektong ito, ipinagbabawal ang pagpatay at pag-smuggle nito sa airport dahil endangered species o nanganganib ng maubos ang lahi ng mga birdwing, lalo na't sa Pilipinas lang ito makikita. Ang susunod sa listahan ay ang isa pang insekto na palaging inilalaban sa mga tournament. Ito ang mga Palawan Stag Beetle. Isa ito sa pinakamalaking beetle sa buong mundo, sunod lang sa mga beetles ng United Kingdom. Madalas mo itong mapapanood na inilalaban sa iba't ibang insekto, gaya ng Hercules beetle ng South America. Uy! Sayang, natalo ang Palawan! Paris Stag Beetle ng Indonesia. Oo! Sinuplex niya yung kalaban! Uy! Pati sa tarantula inilaban din ah. Ang galing! For the win si Palawan Beetle! Natalo yung tarantula oh! Hoy, hindi porket natuwa ako sa video, ibig sabihin sinusuportahan ko ang mga video gaya nito ah. Tandaan, hindi Pokemon ang mga hayop. Number 10, Asian Black Forest Scorpion.
Ito ang pinakamalaking scorpion sa Pilipinas. Ang mga scorpion na rin ata ang pinaka-misunderstood na hayop sa lahat. Pag may Pinoy na makakakita ng alakdan, most of the time papatayin ito o kaya ay tatapakan. Lingit sa kaalaman ng nakararami, ang laso nila ay walang epekto sa mga tao. Totoo naman na masakit ito manusok pero hindi ka tutusukin ito kung hindi mo sila hahawakan, kaya mas mabuti kung lubayan mo ito. Bigyan natin sila ng karapatang mamuhay gaya ng pag-aalaga nila sa kanilang mga anak na madalas mong makikitang nakasakay sa kanilang likuran. Tingnan mo, ang cute! Tulad mo at tulad ko, ang mga alakdan ay nangangailangan ng respeto galing sa mga tao. So there you have it guys, natapos na natin ang listahan. Sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman na pwede mong maibahagi sa mga pamilya at kaibigan mo. Sana ay nakuha mo ang mensahe ng aking video na anumang sukat ng hayop, maliit man ito o malaki, kakaiba man ito o pangkaraniwan, lahat tayo ay may karapatang mabuhay sa mundo. Madalas lang naman tayong natatakot sa mga bagay na hindi natin lubos na naiintindihan. Pero kung may sapat na kaalaman at edukasyon, malalaman mo na tulad ng tao, ang mga hayop ay nangangailangan din ng pag-unawa at respeto galing sa atin. Salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!